Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam ko kung anong ginagawa niyo ni Zoe sa anak ko. Sinisiraan niyo si Anna rin kay RJ. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking Mountain Channel. Nagkaharap na naman muli itong si Moira at Lyneth at dito naman na umaarangkada ng salita itong si Moira tungkol nga dito kay Lyneth na tinatawag niya pa rin itong utusan. Dahil naalala nga daw ni Moira nung ito'y nagtrabaho pa si Lyneth sa kanyang restaurant noon. At dito naman na ininsulto ni Moira at hiningian ng wine itong ang si Lyneth ngayon. At dito naman na sinabi rin ni Lyneth kay Moira na alam daw ni Lyneth ang ginagawa ni Zoe dito kay Annalyn na sinisiraan at binibrainwash nga dito kay Dr. Tanyag. Kaya naman ay galit itong si Dr. Tanyag dito nga kay Annalyn. At dito rin naman na tumanggi itong si Moira na hindi daw niya alam at na tinatanggi niya ang mga paratang na sinabi dito kay Lyneth. At dito naman na sinabi ni Lyneth sa kanya na hindi pa ba daw naka-move on itong si Moira dito nga sa nangyari kina Lyneth at RJ noon. Dahil kung ito'y tanungin itong si Lyneth ay matagal na daw naka-move on itong si Lyneth ngayon. At dahil nandiyan na nga itong si Carlos Benetes na nagpapasaya daw dito kay Lyneth. At nang marinig at makita ni Carlos na kung papaano pagsalitaan ni Moira itong si Lyneth at bastusin, dito na nga na hindi napigilan ni Carlos ang kanyang sarili na mapagsabihan itong si Moira na bastos at huwag daw idama itong si Lyneth sa kanyang galit dahil siya nga ang makakalaban nito. At dahil minamaliit ni Moira itong si Lyneth na wala daw pera at baka yung katawan daw ipangbayad nito, ay dito na nga na hindi matiis na sabihin ni Carlos na kaya niyang tapatan itong kanyang pera na ipinagmamalaki ngayon dahil alam naman natin na CEO of directors din itong si Carlos dito nga sa Eastridge Hospital at lalo na't neuro din ito at isang doktor. Kaya may ipagyayabang na kayamanan din pala itong si Carlos Benetes na kayang ipantapat dito nga kay Moira at dahil hindi nga hahayaan ni Lyneth na makuha ni Moira itong 3D replica kaya naman gumawa agad ng paraan itong si Carlos na sila nga daw ang naunang nagtanong tungkol dito kaya mas prioritize nga itong Eastridge ngayon kaysa dito kay Moira. At dahil pinakitaan agad ni Carlos Benetes ng limpak-limpak na salapi itong ang lalaki kaya hindi na nga nagdadalong isip na ibigay sa kanila itong ang 3G replica high genetic equipment na ito. Kaya masaya naman itong si Lyneth na sa wakas ay nakuha nga nila at may matutulungan nga sila dito. At lalo na't sisikat daw ang Eastridge kapag mayroon nga silang mga high-tech na gagamitin sa kanilang ospital. Sa kabilang banda, gumawa nga ng donation box itong si Annalyn para nang sa ganun ay makatulong daw siya dito sa dalawang kambal na humihingi nga ng donasyon ngayon upang matuloy na nga ang kanilang operasyon papuntang ibang bansa dahil kapos nga daw sila sa pera. Kaya naman ay gumawa ito ng video na sinasabi nila na kumakatok daw sila sa mga puso ng mga tao at humihingi ng kakaunting tulong. Kaya willing naman itong si Annalyn na tulungan subalit ay parang tutula naman itong si Alendon Javier sa mga gustong mangyari dito kay Annalyn dahil ay hindi daw siya hero na kaya niyang ipagtanggol lahat at tila hindi ito nagustuhan ni Annalyn ang mga sinasabi nga dito ni Dr. Lyndon Javier sa kanya dahil kahit sa ganoon nga na paraan na paunti-unti ay makakagawa at makakatulong itong si Annalyn Santos sa mga nangangailangan. Kaya bumibilib naman itong si Lyndon sa kanya dahil sa kabaitan at taglay at matulungin talaga itong si Annalyn. Kaya ay mapipilitan namang suportahan ni Lyndon itong ang si Annalyn ngayon. Yan lang po ang aking karagdagang latest update mga idol at maraming marami pong salamat ulit sa inyong pananatiling panonood dito sa aking Mountain Channel. Hanggang sa muli, bye bye mga kapuso, see you!